Good day, my dear brothers and sisters. Kami si Tito Roland at Tita Amie Lajara mula sa area ng Batangas. Kami ay 7 taon nang naglilingkod bilang youth coordinator at halos 8 taon bilang miyembro ng community. Bilang coordinator, mahirap makipagsabayan sa mga kabataan. Unang-una, dahil ng age gap, magkakaiba ng pananaw sa buhay at henerasyon. Kailangan alam mo kung ano yung patok, mga madalas nilang sabihin kagaya ng anyong, charot, G, o kung ano man ang trending para makarelate sa kanila. Pero masaya maging isang youth coordinator. Natutuwa kami kapag nakikita namin silang magkakasama at nagtatawanan. Ganon din ang galak namin kapag nagkakwento sila tungkol sa pag-aaral o trabaho, pamilya at sa service. Ang tawag pa nga namin sa kanila minsan ay mga pamangkin dahil napakagaan ng loob namin sa kanila. Ngunit naging mahirap ang sitwasyon noong dumating ang pandemya. Kung dati, madali ang pagpunta sa iba't ibang lugar ng Batangas, pati sa ibang mga probinsya, ngayon ay limitado na. Natigil ang face-to-face activities. Kaya napilitan kaming mag-aral, gumamit ng Zoom at Google Meet para maka-attend ng virtual meetings. Isa yun sa naging struggle namin sa service dahil hindi kasanayan sa teknolohiyang meron ngayon. Maya't maya ang pagtawag namin sa aming mga anak para ma-assist kami. Hindi nagtagal ay unti-unti rin kaming nakapag-adjust sa online setup. Kasabay ng aming pagkatuto, nagsunod-sunod na rin ang online meetings ng youth at couples. Kadalasan sa isang araw o sa isang linggo ay may 3 o 4 kaming dapat attendan. Minsan nakala namin ay makakapagpahinga na kami sa araw na yon, pero biglang may ganap pala. May mga pagkakataon na napapasabi na lang kami na, ano gayan, meeting na naman? Siyempre, nakakaramdam din kami ng pagod dahil bukod sa aming service, ay may mga trabaho rin kami. May business kami at praise God dahil may mapapagkatiwalaan kaming mga tauhan. Kapag may mga meeting, umuwi ng maaga, minsan naman, pag may gawaing bahay gaya ng pagluluto o paglalaba, nakakonek ang cellphone namin sa speaker para kahit papaano ay nakakarinig pa rin kami ng teachings. Dahil si Sister Wife Amie ay nag-o-office, humahabol na lang siya sa mga meeting sa gabi. Gayunpaman, pilit naming pinaglalaanan ng oras ang pagsiserve sa Diyos. Sa kabila ng aming mga tungkulin, patuloy pa rin kaming umoo-oo sa Kanya. Noong lumuwag-luwag na ang quarantine status last year, nag-decide kami ng area core na ituloy muli ang face-to-face activities. Kagaya noon, ang aming bahay ay naging bukas para maging venue ng area for households, fellowship night na pinalalabas sa FB Live at overnight service meetings. Sinusundo at inihahatid namin ang servants o members sa kani-kanilang bahay kung hindi man sila payagan ng mga magulang na umalis na lalo na kapag walang biyahe. Okay lang na magpabalik-balik. Ang mahalaga ay makarating sila ng ligtas. Naranasan din namin gumamit ng 3 gadget noon para may pakita ang suporta sa simultaneous youth camps ng magkakaibang chapter sa area namin. Hindi lang sa pagiging youth coordinator kami nakapaglilingkod sa Diyos, kundi sa pagiging MFC couples din. Umaattend kami ng household assemblies, trainings at recollections. Sumasama rin kami sa mga mobile pantries para makapag-abot ng tulong sa mga kapwa natin nangangailangan. Sa kabila ng paglilingkod namin, kasama ang aming mga anak, mayroon pa rin naman kaming mga pagkukulang at kahinaan. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, patuloy niyang binibiyayaan ang aming pamilya this year. Nakapagtapos at nakapasa sa board exam ang panganay naming anak na ngayon ay ganap na medtech at may trabaho na. Napakaraming hadlang sa pagtugon sa tawag ng Diyos sa panahong ito.
Nakakapagod dahil kailangang pagsabayin lahat ng aming mga tungkulin. Ngunit ang dahilan kung bakit patuloy kaming umuoo ay dahil sa grasya, awa at pagmamahal ng Panginoon. Kung ilalagay natin siya sa sentro ng ating mga buhay, makikita natin ang liwanag at magsisilbi din tayong liwanag para sa ibang tao. Andito kami hindi lamang bilang coordinator, kundi bilang mga pangalawang magulang ng MFC Youth Batangas. Ako si Tito Roland at Tita Amie Lajara. Hindi karapat-dapat pero tinawag ng Panginoon. Napapagod pero patuloy na ipaglalaban ang tawag ng misyon. And for that, may God be praised.